Hello everyone, welcome back to another video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 10 dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko sa iyong mga pangarap. Bago natin simulan ang video ito, shoutout muna. Alam ko noong bata ka pa, pinangarap mong magkaroon ng kakaibang buhay at gusto mong makamit ang trabaho o negosyong pinangarap mo. Maaring nagbago ang iyong mga pangarap sa paglipas ng maraming taon, o di kaya'y nag-iba na ang interes mo sa buhay. O maaari ring pareho pa rin ang pangarap mo mula noon hanggang ngayon. Kahit anuman ang dahilan, hindi ka dapat sumuko sa iyong mga pangarap. Maraming mga taong nag-iisip tungkol sa pagsuko sa kanilang mga pangarap. At ang iba ay nagsimulang mawala ng pag-asa sa pag-aakalang sila ay nauubusan na ng pagkakataon o inaakala nila na napakalayo ng pangarap nila at hindi na nila maabot, kaya't nagsettle na lang sila sa buhay na hindi naman sila satisfied kasi iniisip nila na mas madaling sumuko kaysa sa habulin ang kanilang pangarap. However, settling for something other than your dreams is not the way to live your life. Kaya lahat ng mga life coach, naninindigan sila na hindi dapat sukuan ang buhay na pinangarap mo. Working toward your dreams can bring meaning to your life, making everything a little better. It doesn't matter what is going on in your life right now, because you can make a change at any time. Why you should never give up on your dreams? That's the question that came in. If you are not currently working toward your dreams, you must take that first step. Maraming dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko sa iyong mga layunin, sa iyong pangarap, kaya't patuloy kang magpursige sa buhay. At sumulong ka palagi, tandaan mo palagi ang 10 dahilan na ito at baunin mo ito hanggang sa huli. Number 1, may matututunan ka. Mas mabuti pang mabigo at matuto mula sa iyong mga pagkakamali kaysa sa hindi man lang sumubo. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang sumuko na lang ay takot silang mabigo. Takot silang magkamali. Ngunit hindi naman masama ang mabigo. Hindi masama ang magkamali. Yan ba ang dahilan kung bakit sumuko ka na rin? Tandaan mo ito, okay? When you fail, you have a chance to learn and get better at what you do. Each time you try and fail, you grow a little more and you get closer to achieving your dreams. Maraming matagumpay na tao ang nabigo ng maraming beses bago tuluyang makamit ang kanilang mga layunin. Dapat ka lang na magpatuloy at sumubok kang muli. Matuto ng higit pa habang nagpapatuloy ka. Kung sumubok ka lang ng sumubok, yan ang magdadala sa'yo kung saan mo gustong marating. Tandaan na mas mabuti pang sumubok at mabigo. Dahil kung hindi ka man lang sumubok, palagi kang mag-iisip kung ano ang maaaring mangyari kung sinubukan mo yun. Magsisisi ka lang dahil umabot ka na sa taong ito, pero wala kang ginagawang kakaiba. The only way to avoid regret is to keep trying. Take one small step at a time. Number 2, may kabuluhan ang iyong paghahabol. Ang paghahabol sa pangarap mo ay hindi paghahabol sa hangin. May kabuluhan ito. Hindi lang makikita ang kaligayahan kung naabot mo na ang pangarap mo. Habang hinahabol mo pa lang ang pangarap mo, maligaya ka na. Happiness, joy, and meaning are located in the pursuit of your dreams. As you work toward your dreams, you will create memories and friendships that you wouldn't have otherwise. You will also develop skills, you will learn life lessons, and you will experience love along the way. Life is not achieving your goals, but all of the things that happen during the pursuit. Iyan ang mga bagay na iyong matatandaan at pahahalagahan magpakailanman. Uulitin ko, huwag na huwag kang sumuko sa iyong mga pangarap. Kahit na inaakala mong ang hirap nitong abutin, hindi mo naman alam, di ba, kung ano ang mangyayari sa paglalakbay mo. Hindi mo alam kung sa susunod ay mamuhay ka na ng isang kasiyasiya at makabuluhang buhay. Kung gusto mong pahalagahan ang hangarin mo sa buhay, dapat mong sundin ang iyong kinahihiligan. Sundin mo kung ano ang passion mo.
May idadagdag pa ako. Kapag hinahabol mo ang pangarap mo, nakakatulong ito sa'yo na lampasan ang mahirap na sitwasyon. Bakit ko nasabi? Kasi inspired ka araw-araw. Your dreams give you a reason to keep going on even the worst days. They provide you with meaning and purpose, driving you forward each day. Number 3, may nakamit kang bagay na hindi masyadong halata. Ano ang ibig kong sabihin? Yung mga maliit na bagay. Kapag kasi hinahabol mo ang iyong pangarap, hindi lang ang pangarap mo na yon ang karapat-dapat na ipagdiwang kung nakuha mo na. May mga maliit na bagay ka rin nadadaanan. Katulad ng kahit pagod ka, ay sumusulong ka pa rin. Diba tagumpay na yon? Nilalabanan mo ang pagod araw-araw. Bumabangon ka para sa pangarap mo. Tagumpay na yon kahit hindi mo pinansin. There will be many small stepping stones of success along the path. Each small achievement can be observed, helping you push through to the next goal. When you celebrate your small successes this way, you will be happier. You will keep striving for the next stepping stone. And before you know it, you will have achieved your dreams. Habang ang iyong malaking pangarap ay magtatagal, ang mga maliit na bagay ang magtutulak sa'yo para magpatuloy. Palakpakan mo naman ang sarili mo sa bawat hakbang upang mas lalo ka pang makaramdam ng motibasyon at inspirasyon. Number 4, malapit ka na sa tagumpay. Hindi mo alam, di ba, na malapit ka na pala sa tagumpay mo. Sayang naman kung titigilan mo na ang nasimulan mo. Alam ko na may mga inaasahan tayong hindi darating o medyo matatagalan pa at minsan madadapa ka sa kalagitnaan. However, you cannot predict which attempt will get you to where you want to be. Keep practicing persistence until success comes, because it will happen. I promise you, it will happen. Habaan mo lang ang pasensya mo. Huwag kang mag-isip na hindi yun matutupad. Matutupad yun kung hindi ka lang titigil sa ginagawa mo. Number 5, makikita ng mga tao ang ginagawa mo. Kung nakikita nila na ikaw yung tipo na nagsisikap sa buhay, mai-inspire ang mga tao sa'yo. Tutularan ka nila. O di kaya'y mga anak mo, matututo sila sa mga palaban mong kilos. Hindi mo man napapansin ang mga tao sa paligid mo, pero nakatingin sila sa pinagagawa mo. When other people see you pursuing your dreams, it will give them hope to do the same thing in their life. You can set an example for everyone in your life, encouraging them to keep going. Kung may mga anak ka, ituro mo sa kanila kung paano mangarap at kung paano sungkitin ang mga pangarap na yon. Turuan mo sila kung paano hanapin ang kanilang kinahihiligan sa buhay. Kahit wala kang mga anak, kahit single ka, pwede mo rin turuan ang mga mahal mo sa buhay. Because here's the thing, if they see you doing big things, it will encourage them to take steps too. Number 6, makakatagpo ka ng mga taong katulad mo. Huwag kang sumuko dahil makakatagpo ka ng mga taong katulad mong mag-isip. Siyempre, masarap din naman makisama sa mga taong opposite ng mindset mo. Pero kailangan talaga na may kasama ka o mga kaibigan kang katulad mong mag-isip. Because when you spend time with those with a similar mindset, they will help motivate you. Kung nakapokus ka lang sa pangarap mo, siyempre magiging positibo ka rin mag-isip. Sa kakaisip mo ng positibo, makaka-attract ka rin ng positibong mga tao. The more often you surround yourself with driven and motivated people, the better of you will be. They will support and encourage you, cheering you on with each step you take. Kung medyo nahihirapan ka na sa buhay, sila din ang aakay sa'yo. Sila ang mag-encourage sa'yo na magpatuloy ka lang kasi sila ang nakakaalam ng mga paghihirap mo. Kasi nga, pareho kayo ng mindset. Tutulungan ka nilang makabangon. And additionally, you can learn from those you meet on your path to achieving your dreams. They are working toward their goals too. And you can help one another out along the way. Number 7, makakatulong ka sa iyong pamilya. Di ba, ito naman ang hinahangad mo?
ang makatulong sa pamilya mo? Kung magsisikap ka lang, kung lalaban ka lang para sa pangarap mo, siguradong makakatulong ka kung ikay magtatagumpay na. With a motivated mindset, it's hard not to hit milestones and do well in your career path. If you are committed to your dreams, you can ensure enough success to provide well for yourself. Tanggapin mo lang na hindi lahat ng pangarap natin ay madali nating makuha. May pangarap na matatagalan pa bago makamit. Pero hindi ibig sabihin na imposible yun. Posible yun. Kung napanghihinaan ka na ng loob, tignan mo ang mga taong umaasa sa tulong mo. Ang mga pamilya mo, tignan mo sila. Consider what you want your life to look like in the future. Thinking of the people that rely on you and thinking of what you want your life to look like will encourage you to chase your dreams. When you know that you want better, you will be driven to make it happen. Number 8, karapat-dapat kang mamuhay ng maayos. Isa ito sa mga dahilan na kailangan mong ipasok sa kokote mo. Karapat-dapat ka talaga. Hindi naman namimili ang buhay kung sino ang pagtatagumpayin. Tayong lahat pwede. Minsan kasi may mga taong mag-iisip na hindi sila deserving sa tagumpay na ninais nila. Kaya sumuko na lang sila. Kung ito man ang iniisip mo ngayon, baguhin mo na kaagad ang iyong mindset. Kasi yung pinaniniwalaan mo ay hindi totoo. Napakabuti mo namang tao, di ba? Tumutulong ka pa nga sa pamilya mo, di ba? Tapos sasabihin mo na hindi ka deserving? Ngayon naman ang tamang oras para magsakripisyo ka para sa sarili mo. It's time to focus on yourself and take the first step toward achieving your dreams. No matter what, you deserve to live the life you've always dreamed of. Number 9, magagamit mo ng husto ang iyong talento. Kapag may pangarap ka sa buhay, mas lalo mong mauhubog ang iyong talento. Mas lalo mong madiskubre kung anong meron sa'yo. Your talents are usually related to your dreams, so you might as well put them to good use. Kung wala kang pangarap sa buhay, kung hindi mo hinahabol ang pangarap mo, masasayang lang ang talento na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Hindi mo magagamit. Go after what you want in life so that you can maximize the full potential of your talent. Hindi lang magagamit mo ang iyong talento, mas ma-develop mo pa ng husto. If you set goals related to your dreams, you will use your talents every step of the way. Each time you make a move, your skill set will grow a little more. Number 10, mas lalo kang tumatag. Huwag kang sumuko dahil tatatag ka pa lalo. Oo, alam ko na minsan ay nakakapagod din maghabol sa pangarap natin. Kailangan ng lakas, kailangan gamitin ang ating mentalidad. At syempre pa, may mga hadlang sa ating daan. Nakakapagod yun. Kapag nakakaranas ka ng paghihirap, napakasarap sumuko, di ba? Gayun pa man, kahit sobrang hirap na mga bagay-bagay, hindi ka dapat sumuko sa iyong mga pangarap. As you work toward your dreams, you will grow spiritually, physically, emotionally, and of course financially. While all of this growth and change might seem intimidating, it brings with it a sense of fulfillment, purpose, and joy. Bagamat tila madaling magsettle na lang sa buhay kapag nagsimula ka nang mawala ng pag-asa, isipin mo lang palagi ang 10 dahilan na ito para malaman mo na hindi ka dapat sumuko sa iyong mga pangarap. Ang pag-abot sa iyong mga layunin ay ang pinaka hindi malilimutan at pinaka makabuluhang karanasang pagdadaanan mo. Marami kang matututuhan, makakakilala ka ng mga bagong tao, at makakaranas ka ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Chasing your dreams allows you to create memories that you will never forget. Plus, you never know when success will happen for you. So don't give up when it doesn't happen right away. With effort and determination, your life could turn out better than you could have ever dreamed of. Never give up.